Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na. Sabi sa isang obispo, kahit isang milyon pang digong Duterte, hindi makawasak o makapagpahina sa Catholic Church. Noon pa man, kahit hindi pa napili sa pagka-pangulo si Duterte, grabe ang kaniyang atake sa simbahang Katoliko. At sabi niya na ang simbahan umano, lalo na yung mga kaparian, corrupt, at sabi niya may karamihan umano, mga homosexual pa. Ito ang atake ni Pangulong Duterte. What have you done except to collect money from the people? It's about corruption of the church. And that corruption dates back to many years ago. Most of the priests are homosexuals. They should come out in the open, cancel celibacy, and allow them to have boyfriends. At hindi lang yan, sa kaniyang tindi ng galit ng simbahan, sabi niya para sa mga tawag na kayo pumunta sa simbahan. Chapel in your own house and pray there. You don't have to go to church to pay for these idiots. At di lang yan, nauna nang sinabi niya na grabe talaga. Pero itong obispo ninyo, patayin ninyo, wala nang silbi yung magagong yan. At sinabi niya na ang simbahang Katoliko ay talagang mawala. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na. Kaya tatalakayin muna natin, mga kapatid, yung pahayag ng isang obispo na kahit pa milyon na mga Duterte ang simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo ay mananatili ito. Bakit? Samahan niyo kami. Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Muli, ito niyo lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo. At mamaya, meron tayong mataas na oras para sa tanungan. No? Tanungan natin tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Pwede rin kayo makapasok, mga kapatid, sa link na ibinigay natin. Sinabi ng isang obispo na kahit isang milyong digong o Pangulong Duterte, hindi umano makapagwasak at makapanghina sa simbahang Katoliko. Ito matapos sinabi ni Pangulong Duterte na wawasakin niya ang simbahang Katoliko at ang simbahang Katoliko ay talagang mawala. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na. Bakit hindi mawasak ang simbahang Katoliko? Kahit pa ilang mga lideres ang galit ng simbahang Katoliko. Tandaan natin, marami ng tao ang gumagawa at sinubukang wasakin ang simbahang Katoliko sa kasaysayan ng mundo, mga kapatid. Mga pangulo ng iba't ibang bansa na imbis magiging kaisa sa simbahang Katoliko bilang mga anak ng Diyos ay nagiging kalaban at nagiging persecutor at tagatuligsa pa ng simbahang Katoliko. Sinasabi nila na wawasakin nila ang simbahang Katoliko at may isa pang leader noon na nilusog talaga ang Vatican, dinakip talaga ang Santo Papa at nagdeklara na wala na ang simbahang Katoliko. Si Napoleon yon, matindi yon. Dahil si Napoleon nakapasok sa Vatican, dinakip ang Papa
Ngunit si Duterte, hanggang Malacanang lang. Sa early Christian persecutions, mga kapatid, sa panahon ni Emperador Cesar Nero sa taong 67 Anno Domini at Emperador Diocletian, grabe ang persecution, mga kapatid. Pero hindi nakaubos at hindi nakawasak sa simbahang Katoliko. Ngunit, yon ay pasimula lamang sa simbahan dahil ang mga dugo ng mga martyrs, ng mga banal na martyrs, ay nagiging binhi sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Bakit hindi mawasak ang simbahang Katoliko? Kahit pa ang dami ng mga nagsulputang sekta ngayon, mula pa sa wala pa protestante, yung Muhammadan, ang Islam na itinatag ni Muhammad, mga kapatid, na noon nating tinalakay yung naganap na Battle of Lepanto. At kung bakit na tayong mga Katoliko nagdiwang sa Month of the Holy Rosary. So, ang katotohanan, lahat ng tao, mga kapatid, na nagsalita na wawasak sa simbahang Katoliko at ginawa ang lahat nilang mga kapangyarihan upang wasakin ang simbahang Katoliko, ang nangyari, sila mismo ang nawasan. Nagiging nabulok silang lahat sa ilalim ng lupa. Ngunit, ang simbahang Katoliko ay nanatili hanggang sa panahon ngayon. Bakit? Buksan muna natin sa panalangin sa pamamagitan ni Father Bing Arellano, mga kapatid, na isang exorcist sa Twin Hearts. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit they may always be truly wise. Rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Si Father Bing Arellano sa Twin Hearts at isang exorcist. At kung nagbabala kayo na magiging pare at gustong magiging banal na pare, pwede din kayo na pakapasok. Pero grabe ang training sa seminaryo nila ni Father Bing Arellano, mga kapatid. Pero maganda ang formation sa seminaryo nila ni Father Bing Arellano. Okay, tuloy po natin ang ating pagtalakay, no? Tungkol sa dami ng mga taong nagplano na wawasakin ang simbahan. Pero alam natin, batay sa kasaysayan, silang lahat ay nagiging nabulok ilalim sa lupa. Ang simbahang Katoliko ay nanatili. At ayon sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287, The History of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So, almost 2,000 years ago na, mga kapatid, ang simbahang Katoliko na kahit dumaan na ang ilang mga digmaan, dumaan na ang iba't ibang mukha sa pagtuligsa at persecutions. Ngunit, hindi nadurog at hindi nawala ang Iglesia Katolika sa mukha ng mundo. Hindi na luma, hindi nawasak, lalo nang hindi humina sa kabila ng kahinaan ng ibang mga kaparian at mga kaobispuhan, lalo na yung resulta sa iskandalo sa loob ng simbahan at
sa ating mga laikong mananampalataya, lalo na yung naging cause sa iskandalo dahil sa mga kasalanan. Ang simbahan ay nanatili, mga kapatid, dahil the cornerstone of the Catholic Church is Jesus Christ. Itinatag ang kanyang iglesia saan? Diyan mismo sa ibabaw ng bato. Ito ang pahayag ng ating Panginoong Hesus. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. See? Napakalinaw, mga kapatid, na ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng bato, ito na itatag. At ano mangyari pag ang isang bahay o iglesia ay nakatayo sa ibabaw ng bato? Dagdag ng ating Panginoong Jesucristo, San Mateo Kapitulo 7:24-27, mga kapatid, ito ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang matalino at mangmang na tagapagpatayo, ito ang pamagat. Kaya nga, ang sino mang dumirinig sa mga pananalita kong ito at isinasagawa ang mga ito ay maihahalin tulad ko sa isang lalaking matalino na nagtayo ng kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos ang ulan at bumaha. Umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon. Ngunit hindi bumagsak. Ito ay sapagkat itinayo niya iyon ibabaw ng bato. Ang bawat isa na dumirinig ng mga pananalita kung ito ay hindi isinagawa ay mainantulad ko sa isang lalaking mangmang na nagtayo ng kaniyang bahay ibabaw ng buhangin. Bumuhos ang ulan at bumaha, umihip ang malakas na hangin at hinampas ang bahay na iyon. Bumagsak ito at lubusang nawasak. See? Napakalinaw, mga kapatid, na ang simbahan, ang bahay, unang Timoteo Kapitulo 3:15 ay iglesia na itatag sa bato, at ang cornerstone na ito walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang bato, mga kapatid, alam natin, upon this rock I will build my church, si San Pedro, San Mateo Kapitulo 16:18, sa Aramaic kago di so asa Grego kago di so ligo hoti ye Petrus kay ipitauti Petra oikodumisu monte ecclesia, sa Aramaic ap ena amar na lak datu kepa we alhadi kepa ebni liti. So yun pala, mga kapatid, no? Anso, sa ibang salin, anso, I tell you, Peter, upon this rock I will build my church. So, napakalinaw po, mga kapatid, na ang simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo naman natili. Dahil ang condition nito, Epeso Kapitulo 2:20, built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the cornerstone. See? At nabasa niyo ba ang Daniel Kapitulo 2:1-30? Di po ba may nakita ang hari, mga kapatid, na gumagambala sa kanya? Yung malaki na estatwa, na napakahabang estatwa, di po ba? Na ang ulo ay gold, yung breast ay silver,
Yung tithe ay brass. Ngunit yung kaniyang mga paa ay iron. Di po ba? Ngunit nawasak ito. Ano ang nakapawasak nito? Isang bato na mula sa langit, tumama sa paa at ito'y nawasak. Ano po ba yun? Nasa Daniel 2, yan mga kapatid, 10-30, no? Ito po, makita ninyo. Isang karian. Yun po'y tumutukoy sa Babylonia, Persia, Greece at Rome. Sa ibig sabihin, yung paa mga kapatid ay tumutukoy sa Roma. Pero napansin niyo ba na batay sa panaginip ng hari, nakita niya ang isang malaking bato mula sa langit. Tumama sa paa sa Roma, nawasak ito. Ano po bang ibig sabihin niyan? Ano po ba yung bato? Yung bato na yan mga kapatid, ang tinutukoy ng ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo Kapitulo 16-18. Et igudi kukiato is Petrus, et soperham petra minificabo iglesia miam, et portain pirinun, praibilabot ad besos iam. Ang batong ito ay ang iglesia na sa pamamagitan ng mga dugo ng mga martyrs, ang paganong Roma ay na-convert sa pagiging Kristiyano. Kaya, ang simbahang tatag ng ating Panginoon Jesucristo hindi mawasak dahil kahit pa ang gates of heaven o gates of hell, hindi makapagwasak nito mga kapatid. So, kung tandaan natin sa kasaysayan, di po ba? Sa kasaysayan, si Napoleon, akala niya ay magiging tapos na ang simbahang Katoliko. Bakit? Inaatake niya, nakapasok mismo sa Vatican mga kapatid. Parang Diyos na si Napoleon nang pinasok niya ang Vatican. Anong nangyari sa kasaysayan? Dinakip niya at ibinalanggo ang Santo Papa mga kapatid. Di ba? Naalala niyo ba yan sa kasaysayan? At nagdeklara siya, wala na ang simbahang Katoliko. Ngunit kahit pa sa deklarasyon ni Napoleon, ang simbahan mga kapatid ay nanatili hanggang ngayon. Kaya, huwag sanang iwanan ang simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit pa na ang daming mga grupong lumilitaw ngayon na tatag lamang ng tao, huwag kayong aalis sa tunay na pananampalataya. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the